Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Antipolo Reform Baptist Outreach na in-invite po nila kami dito. And it has been my passion to venture psychology and Christianity. At napapanahon talaga yung usapin na ito sapagkat merong tensyon na nagkakaroon sa ating lipunan patungkol sa mental health at lalo na sa posisyon ng mga Kristiyano pagdating sa pagtugon sa ating mga problema sa ating buhay. Sino po dito yung mga party na ng church members? Lahat po ba dito church members? May inaanibang iglesia? Meron po bang magpapakansel mamaya? Pakisulat. Pero ilang guidelines lang din po, karagdagan din doon. Siyempre, counseling, hindi siya instant process. No? Pag alis nyo rito, I will not promise you to be a good counselor in an instant. Hindi po ito, pumunta ka lang, umatenda ko ng biblical counseling, magaling na ako. Pwede na ako magtayo ng isang radio station at gayahin si Papa Jack na sa mga midnight conversations. At ito po ay overview lamang o introduction ng biblical counseling. Dahil kailangan po natin ng mga series of sessions to really grasp ano yung proseso ng biblical counseling. At kahit naman po sa secular na approach, ito po ay dumadaan sa maraming proseso. Hindi lang siya nag-aral ka lang, okay na. Kailangan niya ng consistency. At lalo na po, sa pag-aaral natin ng biblical counseling, isipin ninyo yung inyong mga iglesia. We are not here to learn from ourselves. We are learning because the church needs biblical counselors. At makita natin yung magiging pangailangan nito as we go along. And before that, may we seek the Lord's presence as we learn this timely issue. Nalangin tayo. O Panginoon, kami po ay humingi sa inyo ng gabay sapagkat ito po ay napapanahon. At nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral ng kalagayan ng tao at ang aming obligasyon bilang mga mananampalataya sa iglesia, ay samahan mo kami, Panginoon, sapagkat walang payo ang dapat naming ibigay kung hindi payo lamang sa inyong mga salita. At nawa, Panginoon, pakita rin namin ang aming mga kakulangan sa aming mga sarili. How do we approach this kind of topic, Lord? And as we go along, and may this end be glorifying to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Paliwanag ko po muna sa inyo ang objectives ng ating counseling, biblical counseling topic. Una, hatiin ko po ito sa dalawang session. And the first part will meet the first two objectives. First is to define counseling and its brief historical development. Lagi natin naririnig ang counseling, pero mas mainam itong malaman kung tayo ay co-connect sa kasaysayan. And we must define counseling in its right concept and also makita natin ano yung common concept ng counseling. Next is to distinguish counseling as biblical through scriptural foundation. My goal this afternoon is to give you my position about counseling. And my position is that counseling should be founded in the scriptures. Hindi tayo magbibigay ng opinion lamang o mamaya ipapaliwanag ko, pero I will distinguish counseling as biblical in its presupposition. Third, in the second part, is to explain the qualifications of a biblical counselor. Marami tayong maaaring itanong sa sarili natin. Am I qualified counselor? Or in J. Adams' phrase, am I ready to restore? So ito po'y papaliwanag natin sa pangalawang session. And last is to exhort Christian churches on the urgency and importance of biblical counseling in modern evangelicalism. While we go back to the history, at kung inaalam natin yung concept, ano naman ito sa ating panahon?
how should we position ourselves in helping those who are in need? At ngayon, sa ating unang part, I will talk about the first two objectives, to define counseling and to distinguish counseling as biblical. But first off, let us open our Bibles to Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Ephesians chapter 4, verse 15 and 16. I will read in the English Standard Version. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Paul exhorts to the Ephesian church that in lieu of our benefits of our salvation, we are called to work and to humbly walk in the manner of our Lord as we go one body, one mind, and one spirit. We are working ourselves as united in Christ. And one of the exhortations of Paul is that, speaking the truth in love, we are to grow up in every way. Lumago, nasama-sama, na si Kristo ang ating ulo. And in my italics, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Each part is working properly. Every member of the church should work properly in love. But my question is that, what if one does not work properly as such? O paano kung meron kang kapatid na hindi naglilingkod ng maayos sa iglesia? Kung siya ay nanghina sa iglesia? Kung hindi siya ina-approach sa iglesia? How do we fulfill the commandment to work properly and build up in love? And this is a timeless call to all evangelical churches in all generations. I will share one experience of mine. We had a member in the church that is diagnosed with bipolar disorder. Ngayon, itong anak na ito ng aming church leader, lagi niyang sinasabi sa amin na intindihin niyo kami kasi yung anak namin may bipolar disorder. Kailangan nasa bahay lang siya, kailangan maggamot siya. Minsan inisip na nga namin na baka kulang lang siya sa gamot. You as a Christian, how do you respond to those kind of issues? Kung halimbawa, sinabi na, ay, dinayagnose yung ating church member na meron siyang bipolar disorder, meron siyang depression. Ano yung unang-una nating ire-respond? Or in other words, paano tayo mag-respond sa tanong na, what if your church member is not working properly in the church? And now, I will define the response of biblical counseling in such issues. I will use J. Adams' definition in Ready to Restore. Biblical counseling is a process by which one Christian restores another to a place of usefulness in the church. Or simplified goal is that biblical counseling is scriptural change leading into restoration to use. Your goal is to restore your brother in the church to its former use. And the etymology, counseling, came from the word katartizo. Dito rin ang galing yung salitang catharsis. If you know about catharsis, yung restoration ng tao. It is to put in order, restore to a former condition. It is to mend or repair. It is used by fishermen and physicians when they describe the mending of the fish nets, pag-aayos ng mga lambat, and the setting of fractures. Or in other words, it is restoration to their former use. So sa wikang Tagalog, kung kayo ay magbabasa ng Tagalog, ito ay ipalumbalik o iwasto.
sa kanyang unang pagkagamit. At pangalawa, other word for biblical counseling is nuthetic counseling. From the word nuthesia, which the word nuteteo comes from, it is to properly or setting or placing the mind through God-inspired warning. Ito ay pag-aalala, pagpapaalala o babala sa liwanag ng salita ng Diyos. At kaya ito walang equivalent sapagkat ito po ay tinutukoy na God-inspired. O ibig sabihin, ginagamit mo ang salita ng Diyos para magbabala, magpangaral sa iyong kapatid. And yun po yung definition ng biblical counseling in its etymology, anong pinagalingan ng salitang counseling. Now, I will appeal sa aking position throughout history. No, baka isipin nyo, umusad tayo agad. Balik muna tayo sa kasaysayan. What has been the development of counseling throughout the years, throughout history? So note that since the Bible declares creation as its point of discovery, as Psalms 19:1 says, heavens declare the glory of God, and also in Psalm 104, verse 24, how manifold are your works, in wisdom you have created them, its followers sets their interest in understanding human character and behavior, and that is psychology. I will use the small case p, psychology. Why? Because psychology is the study of the soul. Its concept is study of the soul. Ngayon, sabi ni John Calvin in its institutes, a human being is a microcosm of the universe. A rare example of God's power, goodness, and wisdom, and contains within enough miracles to occupy our minds. The goal of the Christianity in human experience is to glorify God. They are discovering human behavior in a sense that they want to discover creation as God had created them. While Greeks like Plato and Aristotle gave their psychological contributions, Christians also have joined with them to provide influence and inspiration. When I say inspiration, ito yung emotional thrust to discover on the psychological theorizing of Christians for the next 400 years. Noon pa pala tinatrabaho na ito, tinutuklas na ito ng mga mananampalataya with the help of natural revelation. As what Plato and Aristotle posits on the duality of humans, on the body and soul. So, sa atin, marami naman siguro na kilala kay Augustine in his work, Confessions, and the City of God. And more systematically, discovered through Thomas Aquinas. So, kilala naman natin si Thomas Aquinas is using natural theology in understanding human experience. Now, Christian contributions were evident in understanding human behavior even before it became a discipline. So, ngayon, gagamitin ko pa rin yung lowercase p kasi hindi pa siya discipline noong mga panahon na yon. At kung magme-mention ako, even the Puritans, who are the physicians of the soul, discovers human condition in the motive of revealing our sin. I hope na mabasa niyo ito. This has been a book that enlightened me to position myself between psychology and Christianity. So, Eric Johnson and Stanton John, in their book, explains, so while a certain form of psychology and therapy originated in the late 1800s, psychology, defined broadly as a discipline, focused inquiry into human nature, and counseling, defines an attempt to heal the soul and advance its well-being, have been practiced by Christians for centuries. Christians contributed novel and significant psychological insights in such areas as the nature of human reason,
Sensation, memory, attention, and appetites. The emotions, volition, and related subjects. The unconscious. The experience of time, moral, spiritual, and character development. The role of God and grace in human development. The nature and impact of sin. Techniques for overcoming sin and brokenness. That is the method of casuistry, conscience, and mortification. Sa Christianity lang yun nagmula, yung mortification, killing sin. They are understanding human problems by killing sin. The relation of free will and determinism. Human responsibility and the sovereignty of God. And also, psychology of religion, biological versus environmental origins of psychological phenomena, body and soul relations, and some of the basis of scientific research. Maaari nating sabihin that Christianity can also subscribe to empirical observation, but Christianity contributed for the basis of scientific research. Ginagamit din yung kanilang mga works to scientific researches. Ngayon, ito yung nakakalungkot na part. Alam niyo po ba na ang mga pioneers ng secular psychology ngayon ay nanggaling sa Judeo-Christian worldview? Sigmund Freud is a Orthodox Jew. Marx is a Russian Orthodox, I think. Skinner is a Presbyterian. Iniwasan niya ang hell at nag-create siya ng isang environment para mawala ang aversive stimulus. And I can mention many more sa citation ko rito. Yet, revolutionary shift were done by a feature of modernism. When I say modernism, it is reason as a standard of truth. It is the Enlightenment period wherein philosophers created their standard of truth by reason, by explaining human life in their rationality. And particularly on secularism, when we say secularism, they stray away from religion. They discover the world, they discover human behavior without God, without religion. It is an attempt to disconnect their discoveries from Christian perspectives of life. Again, Johnson and Jones. Parang pulbo lang ito. In the main, most contemporary Westerners have been shaped by both modernism and Christianity. However, the secularism that has pervaded the significant writings and major institutions of Western culture in the 20th century is evidence that modernism has superseded Christianity in influence. Most of the influential authors, thinkers, scientists, and celebrities of the 20th century were not religious. Or if they were, their religion was not visible. Many of those influential shapers of modern culture openly disparage traditional religious perspective. As I mentioned, Marx, Nietzsche, Freud, H.G. Wells, John Dewey, Bertrand Russell, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Michael Foucault, and Richard Rorty, to name a few, they are mostly existentialist thinkers. They explain human experience by discovering human as the center of the universe. And perhaps the most powerful and tangible example of this movement is the way that European and American institutions of higher learning have so remarkably moved from Judeo-Christian to secular sensibilities over the past 150 years. Yung mga universities like Harvard, Cambridge, di ba? Ang mga gumawa nun sila dyan, ano nangyari? Wala na. Yung glorifying God, wala na doon. The want to discover human experience by just putting human in the center of everything. So hindi natin pwedeng sabihin na yung psychology researches ngayon are only brute facts na walang motive, walang worldview. Sabi nga ni James Jennings, kung di ako nagkakamali, sa isang audio clip, sabi niya, secular psychology, kung babalikan natin yung kanyang motive, it is purely atheistic. They don't have any God in discovering human behavior. So ngayon, binabalikan natin ito to see how far counseling
and how far psychology has been over how many years. Na we are using this secular psychological principles na hindi natin nalalaman na yung mga motive ng mga ito is to stray away from religion. Nawawala yung sin. And even, ginagamit nila yung standard ng, mamaya gagamitin din yun ng ating next speaker, is yung DSM or yung Diagnostic Statistical Manual of Behavior na ginawa ng APA, American Psychologists Association. Ginagamit din yun sa psychiatry. It is their Bible in understanding behavior. Kaya, halimbawa, pumasok ka dun sa criteria, anong sasabihin sa'yo? Meron kang disorder. Halimbawa, sabi ng isang preacher sa Grace Community Church, sabi niya, meron daw nagpa-consult sa kanya na anorexic. Na-diagnose siya ng anorexia. Alam niyo po ba yung anorexia? Yun yung nagpapapayat, no? Nagsusuka para pumayat. Anong motibo? Bakit gusto niyang pumayat? Sabi niya, gusto niya sumeksi. Gusto niya gumanda. Tapos sasabihin ng APA, it is disorder. Pero sa atin, it is simply sin of obsession. Of ourselves. So, paano natin gagamitin yon? We must see everything in the lens of the scripture. And not on just straying away from religion and spiritual issues. Yun ang isa-isa iniiwasan ng psychology ngayon. It is to call sin as sin. Paalat. It is a sin. Chakra. Power. Oh. Marami pa po yan mamaya. May memes tayo mamaya. So the point is that the relationship between science and religion throughout history has contributed greatly in our approach to our current approaches. And that which includes counseling in dealing with human behavior. So kung babalikan natin yung naging illustration ko kanina, madali lang kasi mag-diagnose eh. Pero it affects how they behave. Iniisip na lang nila na gagaling ako sa gamot. Ay, bipolar na ako, wala na akong magagawa. Kahit yung parents niya, iniisip na lang niya na ganito na talaga yung anak namin. Anong ginagawa sa kanya? Kinukulong sa bahay. Bibili na lang ng gamot hanggang sa makatulog. Kawawa. Pero yun yung, kung wala tayong gaanong kaalaman sa kasaysayan patungkol sa pag-develop ng psychology and counseling, ito yung mangyayari. It will greatly affect how you deal with people. And, yun nga, sabi ulit ni Stanton Johnson, Eric Johnson, magsasabi na lang ako dito ng excerpt, sabi rito, "History suggests instead that it is possible for Christian faith to facilitate progress of science and for science to coexist peacefully with Christianity. Many core beliefs is example that the world as in the independent existence of the divine is orderly ruled and governed, that humanity was created capable of knowing, exercising dominion over the world, form the ideal foundation of scientific thought." Mag-best friend dati si science and religion. Eh kaso, umalis si science, naiwan si religion. Nawala sila sa pag-discover ng mundo na they should glorify God in their discoveries. Pero babalik tayo doon sa kasaysayan na bati sila. We will use science to discover human behavior in affirming scriptural evidence and scriptural perspectives that humans are indeed depraved in their nature. That's why we need biblical counseling. We need to position ourselves that counseling must be biblical. Must be biblical. Hindi lang siya Christian counseling, ha? Hindi lang siya just Christian. Because sabi nga dito sa libro nila, there are actually 5 views of psychology and Christianity. Some Christianized psychology, like self-esteem movement. Some integrates psychology in their solutions, like hypnotherapy, NLP. Alam niyo po yung NLP? Neuro-linguistic programming. Ganun po siya.
Tapos yung iba naman, in levels of explanation, they want to explain human behavior equally Bible and other disciplines like sociology, anthropology, something like that. So, ganun. Ganun nila ituring. But our, and my position that I want to show to you, to explain to you, is that counseling must be founded in the scriptures and in the scriptures alone. That's why biblical counseling has these elements. Una, it is the counsel of God as its sufficient source. When I say sufficient source, the inspired word of God is not only wise for salvation, particularly justification, but also the source of all change as well. Note that this assertion contradicts the current presuppositions of secular counseling today. Bagamat may binanggit na ako kanina, magpapaliwanag ulit ako sa aking next part. Na counsel of the counsel of God restores the soul. As Psalm 19 verse 7 and 11 says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward." The law of the Lord is perfect. Right? There is no shadow of turning. Dahil ang attribute ng ating Panginoon is perfect. And moreover, it revives the soul through the illumination of the Spirit. And ang ating classic text is 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. There are four goals of scriptures. They are breathed by God, inspired by God, hininga ng Diyos. It is to teach both the precepts and life and examples in Christ. It is to convict. It is a level of depth in recognition of our utter dependence to God's grace. It is to correct. In repentance or change of mind that leads to a change of behavior, and it's also to train, to be habituated again according to the alternative patterns found in the Bible. So meron tayong tinatawag na behavioral patterns. Hindi lang to naririnig sa behaviorism na merong behavioral patterns ang tao. Kaya masyadong maging conscious na psychological jargon siya. Hindi. Meron ding pattern sa Bible, and it is discipleship. This is discipline. We are being diligent in our life. We are to supplement our faith, sabi ni Peter sa kanyang second letter. It is to have alternative patterns. Since we have sinful patterns, when we are apart from God, and as we walk by the Spirit, we are replacing them with spiritual patterns. Cultivating graces. And mortifying sins. Yun yung ating pattern. The next is concern for brothers as our untiring motive. Biblical counseling aims to generate hope. It is primarily to generate hope. Not only so hope na pag uminom ka ng gamot, may pag-asa kang gumaling. Pero there, wala siyang therapeutic claims. Ano yun? Alam niyo po ba, kapag sinabing no approved therapeutic claims, ang gamot, walang kasiguraduhang gagaling ka. At kapag gusto mong mag-claim na nagpapagaling yung gamot mo, magbabayad ka ng malaki. Ganun po ang sinasabing no approved therapeutic claims. Kasi yung mga patent yun, babayaran mo yung patent mo. Yung ibang mga gamot, kiniklaim nila na gagaling ka. Yung iba, di ba, yung mga herbal medicine, they do not approve that you will be treated ng matagal, di ba? There are no approved therapeutic claims. Ganun din sa ibang mga therapists, they do not promise you to treat you na hindi na siya babalik. As if talagang hope siya. But Christian counseling generates hope. The blessed hope. It is to care for one another, a strong desire and untiring effort to relieve him of the misery that sinful life patterns has brought upon him. Thinking about your brother, nakita mo siya na hindi nagpa-function ng maigi sa church. Your concern is to give them hope.
na our momentary affliction has an eternal weight of glory. As Galatians chapter 6 verse 1 says, brothers, if anyone is caught in any transgression, that's the qualification, you who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. Keep watch on yourselves, lest you to be tempted. Kinakalaban ni Paul ang mga Judaizers sa kanilang legalistic principles. But Paul wants to exhort them that if anyone is caught in any transgression, like following the legal concepts of Judaism, you are to spiritually restore them. Kasi nagiging legalistic na sila. Ibalik mo sila sa biyaya. It's the untiring motive. An untiring motive. Habang nandito tayo sa mundong ito, that our church is mixed with truth and error, we must generate hope and be concerned with our brothers. But through what? Through a spirit of gentleness. And third, it is a change of heart as its honest objective. Something or someone that has lost its usefulness, nawala ang kanyang pagkaalat. Sinful thought and actions as the object of change. Again, as Galatians chapter 6 verse 1, if anyone is caught, nahuli mo in any transgression. Why change of heart is honest objective? We are not talking about mere observable behaviors. We are not talking about the structures of your brain as its chief explanation. We are not talking about environment. We are not talking about hormonal imbalance. We are talking about the change of heart. We are talking about the root cause of our misbehaviors. And how do we generate hope? How do we create change biblically? It is to confront the problem. It is the confrontation to problem as the prior method. It is the first step by which we confront problems of our neighbor. It implies a personal, verbal, usually oral or face-to-face contact is the means used to effect the change. Applicable biblical principles or helpful conference or consultation. It is a warm term used of parents confronting children and brothers confronting brother. Alam naman natin na Matthew, the Gospel of Matthew, talks about how brothers behave in a Christian community, in the kingdom of God. Ano sabi? Before you offer, maipag-ayos ka muna sa iyong kapatid. When a brother sins against you, go and tell him his fault. Go and tell him his fault. It is by confrontation. Hindi ito by saywaran na papalipasin na lang, papamanhidin na lang yung pangyayari at sa biyaya na lang ng Diyos, eh, okay din siya. Huwag muna natin pansinin ngayon, baka sakaling umokay-okay, tapos pagkalipas ng ilang linggo, wala na sa church. That is how Christians should behave in the community. They should confront the problem as the prior method. It is applying biblical principles. It is battling their thoughts, their ideas. Baka sinasabi nila na, pagod ako eh, hindi mo na ako mag-church. Oo nga, pagod ka nga. Payang-paya na din. Bagamat ikaw gusto mong mag-church, pero wala doon yung iyong body, paano mo ma-absorb yung pagpapala sa salita ng Diyos? Tulog-tulog din. Diba? Pero yun nga, how do we confront that issue? Kausapin. Hindi yung palike-like lang sa Facebook. Okay, sige. Post tayo sa Facebook. Magla-like na lang ako sa Jolly Presbyterian. Baka sakali. saka sa mga reformed memes, ganun. Social media has its place. But the most effective way is to confront the problem head on. Let me give my personal observation. At ito, bomba rin to eh, sa ating pag-aaral. There is an obvious and revolutionized change of motive and trust in the discovery and the approach to human experience. There is a revolution.
tayo, papunta na tayo sa, at actually, nandito na tayo sa postmodernism na all truths are relative. Your therapy is true in you. My therapy is true in me. I am beneficial with it. Bahala ka dyan kung yun ang gusto mong therapy. Pero yan, lahat ay depende sa kultura. There is no safety in that. Yet, it revolutionizes our worldview, our current worldview. In the discovery and approach to human experience. The current worldview of psychology, and I say, capital P, it is already hijacked by secular humanism. We are focusing on the self. We are focusing on men. We are not including religion. We are not including spirituality in discovering human experience. And that is what is happening in our world today. It has indeed strayed away from glorifying its creator. Hence we cry, ad fontes. Let us go back to the sources. Hindi yung opinionated ka, hindi mo alam ang nangyayari. How do you view counseling? Ito ba ay pag radio DJ ka, advice ka? Kanina nga nung sumakay kami sa jeep, merong magaling na counselor eh. Ako napakinggan. Ang pangalan nila ay ex-batalyon. Sabi nung, hindi ko alam kung si Kastak Leon, no? Sabi niya, ano yan? Sayang ang galing mo par. Eh, ako na kumanta. Diba? Ano yan? Alam ko yan kasi nandiyan ako nang galing. O, diba? Kasi experience daw niya yun. Kaya sabi nila, hayaan mo na lang sila. Eh, yung ba'y tamang counsel? Tapos yung mga nakikinig doon, meron pala silang problema, tapos narinig nila yung ex-batalyon, nang gagawin nila, okay, hayaan ko na lang sila. There is a poor counseling. That's why we must cry. Let us go back to the source. Not only on Christian resources. We must go back to the Bible as its motive that we must glorify God in discovering human behavior. Yung doon lang, kung ano lang nakikita natin. We must know that God has given us a great resource in our churches that we need to rediscover. And that is biblical counseling. So, that ends my first part. So I will explain and will strive to meet the last two objectives. It is to explain the qualifications of a biblical counselor, and next is to exhort evangelical churches on the urgency and need and importance of biblical counseling. So I will assume that you're here to assess yourself. Are you a biblical counselor? Are you a qualified man or individual to counsel? Or are you ready to restore your brother? Common questions. Meron mga common question dito. Is counseling only the work of a highly specialized group of persons? Is it only the work of the elders, a work of deacons? Does it belong to pastors and elders of the church alone? What about the lay people? When I say lay people, we are talking about professionals. And nakakatuwa na you are all professional in your calling. Is it only for professional conducting paid sessions? Kailangan ba bayad? Kailangan ba lisensyado ka? Kailangan ba nag-exam ka? Parang ano lang to, co-warranto case by what authority? Do you have to counsel? Yun sabi ni J. Adams. And yun yung common idea ng Western counseling and psychology. So, our answer should be, God calls every Christian to counsel some people, somewhere, sometime about something, but not everyone, every time about everything. Malinaw ko pong sinasabi, God calls every Christian. It is a command. Babalikan ulit natin yung Galatians 6:1. You who have the Spirit should restore him. And Romans 15:14 says, Apostle Paul believes that Roman believers are full of goodness,
filled with all knowledge and able to counsel. Not only able, but as what King James Version suggests, that all Christians are competent to counsel one another. Colossians 3:16 says, as you teach and counsel yourselves with all wisdom. Even Peter, he believes that we have all the graces, all sufficient graces pertaining to life and knowledge. So my point is, all Christians, all who have the Spirit, is placed squarely in the business of counseling. We're commanded to counsel. And we call that intense discipleship. By the light of the Scriptures, we are to correct them, we are to rebuke them, we are to give them reproof, and we have to teach them. We have to train them for God's work. It is a command. And also, it is an obligation. There is an accountability to counseling. When you have given the work of counseling, you're accountable to your brethren. The Christian layman himself is to do the restoring. It is the initiative. And to note, it is not told to refer directly as if shirking to the pastors and elders of the church. If referring to the pastor or elder, it is wise not only the counseling but the counseling brother as well. Let me explain this part. Halimbawa, ikaw nakita mo, ikaw mismo, nag-cross ang landas nyo ni kapatid, nakita mo siya. What will you do? Will you be a, sabihin na natin dun sa parable of the Samaritan, dadaanan mo lang ba siya? No. We are to counsel them. But, if there are things that we don't know, since we are studying, where to refer them to someone who knows? First, you can refer them to your other brother who is matured on that issue. Or, syempre, refer mo sa pastor mo. Ganun yung proseso. Pero kasama ka. Para for future reference, alam mo yung gagawin. Hindi mo lang siya haya. Sige, punta ka dun. Hindi. Sama mo siya. Kasi ikaw, matututo ka din sa kung nasasabihin sa'yo. So that's how process should be for referrals. Well, yun nga, a patch of idea na sabi ko na kanina, there is a limitation. Hindi lahat dapat mong pakialaman. What do I mean by hindi mo lahat dapat pakialaman? You are not to be a busybody. Alamin mo lahat ng issue ng iyong kapatid. Isipin mo, halimbawa, nasa Metropolitan Tabernacle ka. Isipin mo, ilan yung members ng Metropolitan Tabernacle? 1,000. O, halimbawa, napunta ka ng Grace Community Church. O, yun nga. 1,000. Those whom God has providentially placed. When I say providentially, nag-cross ang iyong landas. In your pathway that you are commanded to restore. It is occasional. Ibig sabihin, anong issue na encounter mo personally, you are to confront them head on, but not everybody. Yun yung sinasabi natin na not everyone, not every time. Kasi mangyayari sa atin, magiging Moises tayo. Magiging burnout tayo. We need to delegate it to someone else. But if you, by providence of God, were there in the issue, tulungan. Because you're providentially placed. Sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 10, as opportunity arises. Sipin mo, ikaw, sabihin mo sa sarili mo, sige, galing ko ng counselor. May problema yung kapitbahay ko. Sino unahin mo? Yung brother mo o yung kapitbahay mo? Halimbawa, pareho sila. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 10, you must prioritize the household of faith as opportunity arises. Ang mangyayari kasi niyan ganito. Dami mong kapitbahay, pero hindi ka nagagamit sa church. That is a warning and a caution to us
who are studying biblical counseling na hindi lahat dapat natin pakialaman. Ang mangyayari sa atin, we are busy bodies. Magiging chismosa ta. Ay ganoon, ay grabe. Pero wala kang ginawa. 'Di ba? Feeling empathizer ka, ganoon. Oh, wala. Walang joy. Pagka una naman niyo. Kahit mga tigarisal eh, no? Pero wala kang ginawa. So, ganun. Those whom God providentially placed as opportunity arises. So, searching out potential counseling cases is sin. Baka sabihin mo, ibabanit lang naman yung asin. Christian counseling for laity is informal. Hindi na laging kailangan na formal lagi. It is an everyday activity. That is how Christian breathes. We breathe with counsel. We breathe with advices. We breathe with instruction. That is how Christian life. Christian life, one of the ministries of Christian life is admonishing one another. Nakalagay po yun sa ating covenant, if you believe in church covenant. Nakalagay po yun sa ating covenant. It is one of the graces by which God pours out His blessing to us. This one of ordinary means of grace in public worship. We are to have fellowship with one another to help the failings of the weak. We are to admonish them. The formality is assigned to the ordained pastors, elders, and shepherds of the flock in searching out problems. Yun ang importansya ng eldership. That is the importance of a good biblical church ecclesiology. Na meron silang elders. Sabi, ang lagi sinasabi sa akin, kung ikaw pastor ka, if you are to counsel a 30-membered church, one member is equal to one problem. How much more 30? Tapos may problema pa sila. Sa isang tao, 50 ang kanyang problema. Yun ang problema. Kung ikaw ay busybody. But let them be the burden of the elders. That's why we need to pray for them. Because they are accountable for our souls. They're keeping watch. They remain awake. Awake as in talagang nagpupuyat sila. Pag tinawagan sila lang miyembro, gigising sila sa gabi para lang kausapin ka. And they should be alert. Laymen may counsel on the second level of reconciliation and discipline process. Dito na papasok yung if he does not listen, bring out one or two. Tapos, if he still doesn't listen, tell it to the church. Doon na tayo papasok. Ang nangyari lang kasi, censure, disiplina, pero walang restoration. Restoration process includes counseling. And that is how church process should be. It is a disciplinary type of counseling. It is by two or three elders to administer. Pero halimbawa, ano ba to? Lagi ba itong pag may kasalanan? Yes. All behaviors are, one way or another, we sin against each other. Pero yung kinakounsel natin, hindi laging siya yung may kasalanan. Minsan, siya yung ginawa ng kasalanan at hindi niya alam kung anong gagawin. Halimbawa, hindi niya alam kung sa decisions. Maraming aspects bakit nagpapa-counsel sa atin. But isa yun sa mga pwedeng ilapit sa atin na paano kung hindi ko alam ang gagawin ko. So, ang mangyayari ngayon, ikaw, you are to counsel them by giving them right advices para hindi na sila ulit magkasala sa ganong klaseng issue. Okay. I will answer few questions here in concern. First, how do we know when he is able to counsel another or at least ought to be able to do so were he prepared? In other words, ako po, paano po yun? Kung ready na ba akong mag-restore kung ako mismo kailangan ko ng counseling? Aminado tayo na we are here in the life of sanctification. At kailangan din natin ng counsel. So, kailan tayo magka-counsel? Our answer is, all those who have the Spirit, syempre, ang qualifications is, you must be a Christian, regenerate persons, who, at that moment, when we say at that moment, you don't need to
You do not need to be restored themselves. You are working properly in the church. You are having a good ministry. Your spiritual disciplines are, though not so good, but striving. And ready to counsel another whom God providentially places in their pathway. So, babalik tayo sa limitations. Hindi lahat ng tao, papakilaman natin. Merong providential na binigay sa atin para i-counsel natin. At tayo, bilang ready to counsel, hindi natin kailangan ng counseling sa ngayon. So, yun yun. So, our point is that if one is not a potential counselee, he is a potential counselor. You must always be ready to meet the failings of the weak, to be ready to restore, especially if you are working properly in the church. Kaya yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, chapter 4, na working itself, ourselves in love, up in love, building up in love. Next question is, what if you are not receiving counsel but probably ought to be? Ayaw mong mag-initiate. Tinatago mo, kinikimkim mo. Ano yung magiging sagot? Ask for it. Be open to counsel. Sabi nga sa Proverbs, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. That is the importance of counseling. Ask for it. Schedule an appointment with your pastor immediately, or go to a more mature Christian confidant. One friend of mine asked, paano yun? Hindi ko alam yung gagawin ko. Halimbawa, medical issue, o kaya issue sa studies. Pwede naman yung hindi agad idiretso kay pastor. Kung kaya naman ng kanyang kapatid, ng lay people, siya yung available, pwedeng kausapin. Pero inunod din kay pastor para si pastor makaresponde. Yun. Para sa problema ng kapatid. Pero yun nga, kailangan kasama ka. Inunote mo yun para kung sakali may magtanong uli sa'yo nun, you are ready to answer that. And B, explain your situation. Ask how you can be restored into usefulness. Hindi po ako nagpa-function sa church ng maayos. Baka may hindi po ako nakikita. Ano po yung... Hindi naman yung nakikita na hallucinate, no? Meron po akong hindi makita sa kasalanan ko. Pwede po bang paki-counsel ako? If your current Christian worker won't be able to help you, ask him to refer you to another pastor, to another church. Pwede yun. So, magdadagdag lang ako ng mga cases dito. What if your church pastor is a liberal pastor? When we say liberal, nagsasangguni siya sa outside the scripture. Gagamitin ko si J. Adams, yung suggestion ni J. Adams dito. Find instead a conservative, Bible-believing pastor who can capably direct you from the scriptures. Dito natin makita yung need ng sufficiency ng scriptures. Though, meron akong mga reservations pagdating sa suggestion ni Adams. Sabi niya kasi dito, you must change your membership. Harsh naman masyado. Pero yun nga, syempre, ganun natin yung kita importance ng sufficiency of the scriptures. Hindi tayo magsusubscribe sa secular psychology. We must do our part to find a conservative Bible-believing pastor. And case number two, what if Christian counselors use secular psychology? Ngayon, kung alam mo naman na sa Bible ka nagsusubscribe, tanong mo sa kanya, what does God want me to do in light of His Word? Tulungan mo rin siya. So, those are few suggestions for that question. Let them accompany you for him to learn how to handle such problems in the future. Well, mayroong mga doubts in counseling. What if our counseling do more harm than good in my counseling? Our answer, if you're ready to admit your lack of knowledge when you don't have the answers, and if all this is done in a spirit of meekness, you can do the other person no harm, and you cannot go wrong. The only reason why we go wrong is because we are adding our words that is offensive and harsh.
Or, we are making poor counsels. Mamaya, mababanggit ko yun. But, if you are in the spirit of meekness, as 2 Timothy chapter 2 says, in the spirit of meekness, you must humbly teach them so that God may perhaps grant them repentance. Our counseling, hindi man siguro ngayon siya mag-repent, pero in God's time, in God's working, he will repent, that he will be taken out of the devil's snare. We will not go wrong as long as we are faithful and as long as we are humble in counseling them. Gospel, the offense of the cross is in nature offensive. Do not add more offense to that counsel. And last, ito, mabigat. I don't know if you are all believers here, but I assume that you are. But, if biblical counseling is for brothers' restoration, how do we counsel unbelievers? Or do we counsel them? May mga qualifications, but my answer maybe would be harsh, but it is the truth that we avoid hypocritical judgments. We avoid making them Pharisees na do this and do that without repentance. And my answer is that we must not try because we cannot. If our desire is to effect change that is pleasing to God, then it is utterly impossible to counsel. If our goal is to restore them, but they keep on resisting, paano yun? Must not try. I mean, there is a place for that. Mamaya sasabihin ko siya. But since problems flow from a sinful heart, the unconverted heart stands in the way of all true counseling as formidable factor that cannot be ignored. So, how do we counsel unbelievers? That is my answer. And what would be the bad effects of counseling unbelievers? Gusto nating mag-advise sa mga kaibigan natin. But, let us be aware of these things that our counsel maybe a bad effect to them. I will give only 5 effects. Unbelievers have no desire, yes. Unbelievers have no ability, yes. Unbelievers have no power to do God's will. Unbelievers have a heart of stone. And the bad effects in attempting counseling is that mere outer conformity to the Bible or hypocrisy. We never encourage this. If you will only counsel like, do this, which the Bible tells you to do. It is like a rich man, that the rich man did not follow Christ's commandment. It's the motive of the heart that should be dealt with counseling. And counseling on unbelievers, attempt to counsel them, misleads the unbelieving counseling to thinking that what he has done has pleased God, when in fact it has not. Makakapagbanggit tayo, okay lang naman yung ginawa mo. Agui. Baka hindi natin na-meet yung root cause ng problem. Third is that we are giving the unbeliever false assurance. Hindi, gawin mo lang to, baka sakali. And fourth, we are setting up the non-Christian for another fall. What if hindi niya nagawa yung counsel mo? Eh, accountable kasi sinabi niya na pinagawa mo to, hindi niya ginawa, eh walang guilt doon. Nag-commit ka na ng poor counsel. And last, we are misrepresenting what God has to offer by substituting human reformation for spiritual reformation. We are not only giving biblical patterns by giving behavioral patterns by just observing behavior. We must counsel in the root cause of the problem. So what is the right response? Ano yung right response? Baka sabihin nyo, doon na tayo natatapos. Hindi. We are to give them compassion because they are a sheep without a shepherd. We must give them compassion that they need because Christ is compassionate for them. So that our right response should be pre-counseling.
Oh, free, walang bayad. Siguro pakain, ganun. Tara, tara Starbucks tayo, usap tayo. Ayun, bayad na 'yon sa iyo. Pero sinasabi ko po dito ay pre-counseling. It is not the counseling per se, but it is the doorway to reach solutions to their problems in life by presenting Christ to them. It is also known as evangelism. Yun yung opportunity door para sa iyo to evangelize that person. Because you are glorifying Christ. Sabi sa 1 Peter 3:15, honor Christ as Lord. Every counseling should honor Christ as Lord. And my definition is that pre-counseling is the task of presenting Christ to unbelievers as a doorway not only to eternal life, but also the way to reach solutions to their problems in this life. Christ is always in every aspect of our lives. Hindi lamang sa isang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Paano yun? Sasabi po niya na, alam, magpapakonsulta na ba ako sa psychiatrist? Siguro, ganito na sabihin ko sa kanya na, kung may problema ka sa katawan, you must go to the physician. But you need to go to the shepherd. Go to the shepherd. Because he will pastor your heart. Pero hindi natin dinideny ang psychiatric medicines. Kagaya lang din yan ng ibang medicine. They are good for our bodies. But medicines is not the ultimate answer for our problems. We believe in the duality of unity of body and soul, that the body is affected by what is the status of our spirit. Eh nga lang, ang ginagawa nila, physical problem lang, ginagawa nilang mental problem. Mamaya, papaliwanag sa inyo ng ating speaker. Pero ang issue doon, may mga psychiatric problem, lahat ng psychiatric problem ay spiritual problem. Pero hindi lahat ito, yung iba rito ay physical problem lang. Sabi nga ng isang preacher sa Grace Community Church na may nagpapakounsel daw sa kanya mga depressed people. Ngayon, sabi niya, sige, ikakounsel ko kayo basta meron kayong maayos na tulog at kain. Eh, malay niyo, baka sleeping pattern lang pala yun. Puyat ka lang, gutom ka lang. Tapos naisip mo, nung puyat ka, magpa-counsel ako, papakamatay na ako. Tulog ka muna, pare, bago ka magpa-counsel. Baka physical problem lang. So, few reminders. This is not yet the counseling proper, or the counseling has not yet begun. Counseling will follow only if pre-counseling is successful. If he receives Christ as Lord, and if he realizes his sin and his guilt and his need for grace, then counseling will follow. Because the person is convinced that he needs biblical change and not on secular change. He must be told of his sin and his need for a Savior. There is gospel presentation in that. And third, it must be done in such a way that the unbeliever is brought to genuine repentance and faith in Christ. Now, ano yung qualifications ng unbeliever? Merong mga talagang unbeliever that they don't need Christ. They are practical atheists. But there are in the church that professing Christians, but in their life, they are as if not Christian. Yung sinasabi na babies in Christ. Kristiyano ka, pero you're not acting like you are a Christian. So they need church discipline. They must be treated as if you're unbeliever, but you're still a brother. But you're behaving like you're an unbeliever. So you need counseling. Now, wala ito sa ating notes. Sabi dito, what are the three principles of asserting unbelievers? First, we are never to allowed make a final judgment na hindi siya talaga nanampalataya. Second, all our judgments must be functional judgment. It is making judgment about how we must relate to this person since how we must function in that relationship. Sabi nga sa Matthew, treat him as a heathen. He needs to realize the importance of the gospel in his life. And last,
If the person does not profess in Christ or as a member of a false religion or declares himself an atheist or an agnostic. Kung ang problema niya ay doktrina, ang papasok na doon ang polemics. We are battling unbelief in our church by teaching them, rebuking them na hindi ganito ang Panginoong Jesucristo. So, balik tayo lagi sa gospel. Pero ang proseso, Matthew 18. So, I hope that we have seen the questions in concern, and nawa makita natin that our attitude in unbelievers is that we are ought to have compassion to them, but yun nga, we are not called to try, as in to force yourself to them. It's like giving pearls to the pigs. Your counseling, kung lagi mong pinipilit sa isang taong di naman tinatanggap ang counsel mo, you're like throwing pearls to the pigs. Sayang. So, don't even try to counsel. But what if he refuses? We can have a final counseling session. As Proverbs 13:15b says, the way of the transgressor is hard. You warn them na sige, hindi mo tinanggap ang aking counsel sa'yo, pero sabi sa kawikaan, ang buhay ng isang lumalabag ay mahirap. Iwanan mo sa kanya yun. Biyayin ng Diyos, siya'y bumalik at sabihin niya na, oo nga, mahirap ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hayaan yung gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. Pero yun, the way of the transgressor is hard. If you attempt to do so, you will only mislead him and misrepresent God. So, nawa, nakita din nyo kung paano tayo sa attitude natin sa kapwa natin mananampalataya, kung paano tayo sa mga hindi mananampalataya. Now, we are living in a world that is in struggle and in conflict against two worldviews, against man and God. So, there is a need of biblical counseling among churches in an unbelieving world. I will give only two observations. First, in the Christian academe, the materials were still scarce to deeply understand biblically interpersonal struggles and how Christ intervenes. There's a voice yet to be heard in calling ministers and for our lay people as well for a distinctively Christian approach to counseling ministry. That's how David Paulison puts it. Secular approaches emerge to fill the void. Kung walang alam ang isang Kristiyano, ano yung gagawin niya solusyon? Punta ka sa psychiatrist. Punta ka sa ganito, sa behavior therapist. I was once a behavior therapist. Pumunta ka sa ganito, sa ganyan. Providence nga na meron akong na-encounter na isang appointment. Nagpa-counsel sa akin kung anong position ko pagdating sa medicine, pagdating sa psychiatry. Tapos merong isang pastor na kilala naming malapit, meron silang miyembro. Yung anak ng miyembro nila, naghahanap ng Christian psychiatrist. Ngayon, ang in-advise nila, sige, punta ka ng dun sa psychiatrist, sige, kailangan mo ng gamot. Kasi ang nangyayari dun sa bata, marami na siyang suicide attempts, nag-iisip na siya mag-suicide. Pero itong sabi niya, hindi niya tinatanggap ang Christian worldview. Hindi niya tinatanggap. E ngayon, ang i-advise mo pa, punta ka sa psychiatrist. E nung kaya pinakailangan niya? Pinakailangan niya ebanghelyo. Pero, sabi nga dito, wala tayong, kung hindi tayo magsusubscribe sa salita ng Diyos, itong gagawin natin. Secular approaches. Freudian therapy. Positive psychology. Hypnotherapy, behavior therapy. Ito masasabi ko, behavior therapy, ito po yung ginagamit ngayon to cure ADHD, to cure autism, to cure global developmental disorders, neurodevelopmental disorders. Nagsusubscribe sila ng gamot. Tapos, gagawin mo, reinforcement, reward, punishment.
Rogerian counseling. When we say Rogerian counseling, it is client-centered. Magtatanong ka lang ng magtatanong, hayaan mo siyang makahanap ng kanyang solusyon. And self-esteem movement, Robert Schuller proposed the self-esteem movement as the new reformation. It revives the idea that humans are valuable. That is the response to suicide, depression, inferiority complex. Ngayon, in-invade nila yung greatest commandment that you must love your neighbor as you love yourself. Ngayon, ang kanilang paliwanag, hindi ko kayang mahalin ang aking kapwa kung hindi ko muna mahal ang aking sarili. I do not love myself. If my esteem is very low, I cannot love them. So ngayon, ano saan sila nasusubscribe? Kay Abraham Maslow. Sabi niya, hierarchy of needs. I will not be on the top, that is self-actualization, kung hindi pa ako, hindi ko pa namimit tong lower pyramid. Hindi ko pa kaya mag-self-actualize. Like, loving my neighbor. Kung hindi ko pa namimit yung sinasabi nilang needs and desires. What if their desire is sexual desire? What if their desire is desire for money? How can they love their neighbor? Yun yung worldview na in-offer sa atin. And Christians, subscribe to that. Meron akong mga nakita sa Facebook page na isang grupo ng mga Christian counselors, Christian psychologists, na nagsusubscribe sila sa hypnotherapy. Nagsusubscribe sila sa positive psychology. That they are valuable. They are loved by God. By just conditioning their minds. And our materials are still scarce. Pero, kung titignan natin yung sources natin, napakaginto niyan. If you will read John Owen's Spiritual Mindedness, The Mortification of Sin, Indwelling Sin in Unbelievers, napaka dami nilang pwedeng sabihin about sanctification, about sin. Even yung precious remedies against Satan's devices. Living Out for the Downcast, Bruising Reed, The Bruised Reed, ni Richard Sims. Napakadami nating resources. Paano makakatulong sa sanctification? But we're not subscribing to that. And worse, dinadagdagan pa natin. So my point is that modern Christianity, when disconnected with history, has put out their fences away from worldly ideas. Tinatanggal nila ang bakod para sa worldly ideas. Sabi sa Westminster of Faith and also in the 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 1, verse article 6 of the Holy Scripture, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, and faith in life is either expressed, set down in the Scriptures, or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of spirit of the Spirit or traditions of men. It is sufficient for man's salvation. Now, Scripture alone or Scripture only? Kaiba po yun. Ngayon, marami, sabi nga natin kanina, science and religion, bati sila dati. Now, we can use science, for me personally, itong aking position, as a complementary resource to affirm the Scripture's position about human depravity. Pero hindi ito kapantay ng Biblia when it comes to solutions. So my caution is that, be aware of leaning both into the extremes of atheism. We avoid secularism. We avoid to stray away from religion, all our disciplines. And also fundamentalism. When we say fundamentalism, naniniwala sila na Scripture lang ang gagamitin natin. Wala na. Ang sinasabi ng iba, i-abolish na natin totally yung psychology. So what do you think of psychology? They are cursed people? No. Every thought captive in obedience to Christ, all thought must be captive in obedience. So, ganun ko ituring
ang psychology in my researches, in my studies, and how can I glorify God in understanding human behavior. So let us be aware, fundamental. Huwag po kayo matakot sa amin. Kahit kami, psychologists, depende naman sa motibo. Yung sinasabi kasi ng iba, hindi ko sila i-encourage na mag-aral ng psychology. Turuan muna natin ng biblical foundations. Turuan natin sila. Eh kung gusto nila, kung yun ang kanilang pursuit, encourage natin sila to the point that they glorify God by understanding human behavior. They're not demon children. Second, and my last observation is that in the Christian community, in the churches, there has been a detrimental effect of poor. When I say poor, it is opinionated, dinagdagan or watered down, binawasan, counseling in discipleship. Though commanded, it has been taken for granted. Let me give you a few scriptures to affirm that observation. Sabi dito sa Proverbs 15:22. Sabi sa 15, Proverbs 15:22, without counsel plans fail, but with many advisors they succeed. With many advisors, there is an importance in counseling. Importance of being counseled. Counselor ka nga, but you are not a good counselee. Ayaw mo tumanggap ng paliwanag. That is a danger. And in 2 Chronicles chapter 18, verse 13, out of 400 men in the army of Jehoshaphat, he subscribes to Micaiah, the prophet. Open to 2 Chronicles chapter 18, verse 13. Sabi dito, but Micaiah said, as the Lord lives, what my God says, that I will speak. Sabi sa verse 5, the king of Israel gathered the prophets together. 400 counselors ang meron kay Jehoshaphat, king of Judah. Ang sabi sa kanya, inquire first for the word of God. Ngayon, tinanong niya, lalaban ba tayo? Sabi nila, go up, for God will give it to the hand of the king. Eh, will naman ng Panginoon. Sige, gawin mo. But Jehoshaphat said, is there not here another prophet of the Lord of whom we may inquire? So, kinonsulta si Micaiah. Sabi dito, bring quickly Micaiah, son of Imla, verse 8. Ngayon, nung sinabi niya, as the Lord lives, what my God says, that I will speak. E ngayon, ikaw na isang counselee, ayaw mong sabihin ko anong salita ng Diyos kasi ayaw mo siyang masaktan. But that is what the Lord speaks. That is poor counsel. And poor counsel can be detrimental in the church. Isaiah chapter 9 verse 1, Pharaoh's counsels are stupid, foolish. Secular counsel is stupid and foolish. Hindi ko na babalikan yung kanta kanina. Sipin nyo na lang. So, in an editorial written by David Paulison, he observes, the very idea that such counseling ministry is in the DNA of Christian ministry was almost inconceivable. The secular world had been developing its own counseling theories, practices, and professions since the early 90s. Liberal Protestants had been feeding off secular approaches since the 1930s. Evangelicals had been doing the same since the 1950s. But in the 1960s, some Christians began asking, doesn't our faith bring something absolutely distinctive to understanding and helping people? Why are we captive to the secular theories, methods, and professions? Those were the right questions to ask. Who does bring true insight for making sense of complex human beings? Who should bring loving expertise to the hands-on care of woeful souls? Who can bring strength for the in-depth cure of wayward souls? Robust and explicit Christian faith answers this question. But this is the problem.
but the talking cures for what most ail human beings had been constructed in secular terms and defined as an essentially secular task. Binibigay natin sa secular psychology ang ating trabaho na mag-counsel. That is a good observation for David Paulison. So what is my plea to you? My plea to you is to revive biblical counseling in the church, which subscribes to the light of God's Word. The rediscovery of biblical counseling as one of the core ministries has reflected the health of modern method discipleship in decline. Hence, our urgent call, be competent to counsel one another. Be competent to counsel. Biblical counseling has been there for many years and centuries, but our church did not rediscover them. Tinabunan natin siya ng secular ideas, lack of knowledge about God. Sabi nga, by lack of knowledge, people perish. And that's why Peter, in his experience, has learned this knowledge that let us grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. As I conclude, Christian life includes leading a weary soul to Christ as our blessed hope. This is the goal of biblical counseling. Kung narinig nyo kanina, masyadong harsh sa unbelievers, there is no other hope that they can hold rather than the Christian hope. That one day our bodies will be resurrected again. Resurrected. Mare-resurrect ang ating mga bodies na sa tingin natin, meron tayong disorder, meron tayong problema. But the comfort for them and for all of us is that our bodies will be resurrected when He comes again. That is our blessed hope. Let's close in prayer. Purihin ka, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagbigay ng iyong mga salita para masalamin namin ang aming mga karunihan, ang aming mga kapulangan, Panginoon. And as we learn this biblical counseling, as we rediscover this truth, may we think of our churches. May we think of our brothers and sisters who needs to be restored in the work. Nawa, Panginoon, gamitin mo kami as your instrument of truth, as your double-edged sword to meet their hearts, to mend them, and to restore them into proper use. At nawa, Panginoon, let our light shine out of darkness, na ang mga ideya ng mundo namin, Panginoon, ay hiwalay na sa iyong kapurihan. Mahamon kami, nawa, ng obserbasyong ito, Panginoon, at tumayo kami sa kasapatan ng salita ng Diyos. Sama mo kami sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, questions? Sige po, open po tayo for question and answer ngayon. Raise nyo lang po yung hand nyo sa first and second session. Ross. You know, regarding sa integration view or method, lagayin yung parang integrating different disciplines, biology, anthropology, psychology. I think that's A levels of explanation. Pag integrationist kasi, ang relationship ng psychology and Christianity, ini-integrate niya yung secular principles and explanations, pati yung scriptural principles. So minimix niya yon, cross share on, in-integrate. So pwede na din nating sabihin na nagsusubscribe sila sa Bible and at the same time nagsusubscribe din sila sa DSM. Ganon. Question po.
Question? Pag-subscribe sa medicine? Mm-hmm. Medical. Okay. Saan nga ba yung libro ko? I encourage you to buy this book, Blame It on the Brain, Distinguishing Chemical Imbalances, Brain Disorders, and Disobedience by Edward Welch. So, sa kanyang, ano, sa kanyang chapter 6, sinasabi niya rito, is it okay to... Does medication really help? Yes, it helps, but we must distinguish between physical problems and psychiatric problems. Kasi sa atin ngayon, mayroong tinatawag na disorder. Na ang kanyang underlying presupposition is that misconducts are product of chemical imbalances. Nakalihin siya sa body. So, sinasabi nilang disorder kasi merong disorder sa katawan natin. Kaya yung medical view is that they can be treated by medicine. They can be cured by medicine. Para sakali, baka sakali, mawala yung chemical imbalance. Ngayon, kung sasagutin ko po na kung ang ADHD ba ay masasagot ng medication, hindi po. Bakit? I personally don't believe, and I am convinced that ADHD is not a disorder. Bakit? Meron po akong isang kaibigan na nag-aaral sila sa isang foundation school. At yung kanilang mga magulang nag-kumonsulta sa isang principal, sabi, ano pong gagawin namin sa mga anak namin? Kasi may ADHD po yung anak namin. Alam niyo sabi ng principal, and yung principal is a Christian, Reformed Christian. Sabi niya, don't subscribe to medicine. Kasi ang unang nangyayari, sinusubscribe agad nila sa medication. Anong binibigay nila? Ritalin, Prozac, Focus, ano yun? Yung pampatulog. Side effect po ng pampatulog, nakakataba po yun. Pero hindi po kami naniniwala that ADHD is a disorder. It is only a lack of parental support. Bakit po? Kukulit sa school. Pero yung mga magulang, hindi tinututukan ang kanilang mga anak. Ngayon, ang nangyayari, isinisisi na kulang sila sa gamot. Ngayon, ano yun? I-re-reply ng isang Christian member na walang alam. Sabihin, hindi, sige, tuloy mo lang yung gamutan. Mangyayari po noon, nakadepende po sila sa gamot. At ang in-advise nga po noon, nung principal sabi, tutukan mo yung mga anak mo. Magbigay ka ng attention. Alam niyo po sa biyaya ng Diyos, tumino po yung kanilang mga anak. Hindi na po sila nag-subscribe sa gamot. I am not only appealing to experience. Hindi ko po yun experience. Ang experience ko po ay also... conducted behavioral therapy sa mga ADHD. Alam nyo, ginagawa nilang lahat. Mayayaman sila. Ang napansin ko nga eh, puro mga Chinese. Hindi ko alam kung merong significant relation yon. Pero sabi nila, pag magkakalapit ang lahi, merong kakaroon ng aberration. Pero yun nga, dahil sa sobra nilang kabisihan sa kanilang pamilya, hindi nila tinutukan yung mga bata. Sa nangyayari, dahil may pera sila,
magkukonsulta sila sa gamot. Now, what is our position in medication? Una, my proposition is that psychiatric problems are always spiritual problems. Proposition 2, psychiatric disorders sometimes respond to medication. We do not underestimate the need of medicine. Hindi lahat na, yun nga, kahit drugs, di ba? Anong drugs na alam ninyo? Bukod sa shabu. Droga rin naman yun eh. Pero, yun nga, ang maling approach ay you think that medicine can cure spiritual problems. No, hindi po ganun. But, we believe that medication should not be considered the ultimate answer. Kasi iniisip nila, nagsasuffer na yung anak ko, anong unang-una kong gagawin? And the reality in the churches is that we subscribe to medication. Ngayon, ano yung magiging sagot? Suffering is not always the enemy of what we think it is. Hindi natin may tatanggal ang suffering sa kanila. But amid suffering, we can give them hope. Pero yun nga, hindi natin tinuturing ito na disorder. Ito ay spiritual problems that they need to be trained the way they should go. But we understand that we need medicine. Kaya tayo kumakain. Food is our medicine, tama? Kung di kayo naniniwala na medicine is helpful, huwag tayong kumain. Diba? Pero, we have a freedom to use that. We have freedom to use that. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, medications only respond to the so-called chemical imbalances. Well, in fact, there is no chemical imbalance in person. Umay, I explain yan. Ayaw nga i-spoil si Thanos eh. Sige. Pero yun, I hope I answered your question. Mm-hmm. But what if it is a severe case? Paano pong severe? Kasi nananakit na po, may agren. Mga ganon, or kahit na sa, parang may mga sometimes kasi na talaga may symptoms talaga sila. Mm-hmm. Na kahit siguro yung may parental concern is hindi talaga siya na-reveal. So, mm-hmm. Are we still going to stay with that kind of solution, although talagang kahit naman talagang binigyan mo na yung time, pero hindi talaga siya nagkakaroon ng cure. So, are we still not going to find a solution na consult a specialist for that? Kasi meron po tayong tinawag na child psychiatrist, child developmental pedia. Yes, yes. So are we not going to seek their opinion for that? Ah, okay. Wala pa kasi ako sa chapter na yun. Babasahin ko muna dito. Ay, joke lang. Sige. To answer your question, I think the parents should know their responsibilities to their children. Kailangan nilang malaman, especially kung miyembro ng isang church, they must be taught about biblical parenting. Pwede natin i-recommend si Paul David Tripp. Yan, pwede yan. Shepherding a child's heart, instructing a child's heart. Pero yun, explain din natin na tanggapin nila yung sitwasyon ng bata. Not on a way na disorder yun. Tanggapin nila na may kakulitan ng bata at mananakit talaga siya mananakit. Ngayon, bigay natin sa kanila yung tamang pattern that they must teach their children. Kasi sila yung may karapatan sa kanilang bata eh. Di apply nila yung spanking. Di kasi naman, ano eh, di ba? Ang nangyari kasi, baka na-spoil. Pari nating dapat tingnan yon sa ganung aspeto. Oo. Pero yun nga, kasi bakit po natin kailangan siyang bigyan ng gamot? Is it a psychiatric problem? Hindi po. Hindi siya psychiatric problem. Pero, halimbawa, kung schizophrenia siya, it can be a response, but it is not the ultimate answer. I will stick to my position
We can use medication, but it is not the ultimate answer. We must give them a biblical hope, generate biblical hope, na suffering is not an enemy. We must accept that. And bigyan natin yung counseling na pagdating ng Panginoon, hindi na ADHD yung anak mo. Pero syempre, teach them the biblical principles. Ayun. As much as possible po, wag tayong una mag-result sa medication. Yeah. Question po? Dagdagan ko lang po yun, dituruan po natin yung bata. Kasi ang ginagawa po namin no, sa profession po namin, we believe that, I used to believe that autism can be cured through routines, through biblical patterns. Ngayon, tinuturuan namin yung bata, maglalagay kami ng sticky note sa mga drawers, ito yung una mong gagawin, ito pangalawa mong gagawin, ito pangatlo mong gagawin. Ngayon, okay naman yun. Pero it cannot cure autism. Pero, sa kabilang banda, there is an advantage kasi tinuturuan natin siya ng tamang patterns. Ngayon, may mga sinasabing nagsasuffer ng autism na hindi yan makaintindi ng ebanghelyo. Paano siya makaka-respond? Paano siya makapagtaas ng kamay at makapag-utter ng sinner's joke lang? Paano siya makaka-respond sa tunog? Who am I? Joke lang. Pero, balikan natin yung Jonah chapter 4. Verse 11. Saan yun? That is the hope that we can give for those who do not know their right or their left. Ano po sabi sa Jonah, chapter 4? Lagi ko po itong tinatanong noon sa aming lecturer. Dami ko ng lecturer na tinanungan. Kasi naging issue po sa akin yon, what is the place of psychology in Christianity? At lagi nasa isip ko, yung mga special na mga bata. Alam niyo po, ito po naging comfort sa akin. Should I not pity Nineveh, the great city in which there are more than 120 persons who do not know their right hand from their left and much cattle? Did not God have compassion on them? May compassion ng Diyos. Kahit na hindi niya man ma-utter na naniniwala siya sa Panginoong Jesus. Could be overruled by God's compassion. I hope that gives us hope sa mga special children. Baka may mga budoy-budoy dito. O mamaya, madidil po ang depression. Hindi ko po muna masyadong i-entertain ang questions on depression. Ni oras pa ba tayo? 5 minutes pa. Sige po, ano pong pangalan? Cas. Okay. Kinig po tayo. Tayo po kayo para makita po. Ayun. With regards na po dun sa, parang clarification na po dun sa counseling kanina, yung mga nabanggit po, yung for example po yung kay Carl Rogers, na sa therapy, pero can we consider po ba na gamitin mo mga ganong therapy when it comes na may ma-experience tayo ng ganun. Parang, makakonsider ba na gamitan yung iba pang theory na, yun nga, secular nga na yung mga theory nila. Okay. Thank you po. I am exposed to the psychology community. Marami po akong kilala na bukod doon sa Carl Rogerian therapy. Yun, maraming mga nag-aaral ng I am limitless. Power of the mind, yung kay Anthony Robbins.
Neurolinguistic Programming, Stephen Covey, John Maxwell, kay ano, kay Joel Austin, laging ganun. Yeah. You are 1 year from your years. Mga ganun. Babalikan ko po yung position ko that we should not subscribe to secular therapy. Kasi yung Rogerian Counseling, it is a humanistic approach to unleash the human potential without God. So pero we can subdue them by only studying them na mas makikita natin how depraved humans are. Hindi po ako magsusubscribe sa yun nga sa mga nabanggit ko, but we can study them. At mas aralin natin kung ano yung tamang paraan. Kasi marami akong kilala na ano, nasa struggle pa rin ng ganun. Actually, nasa practice sila ng counseling, nag-aaral sila sa masters. And yun, struggle talaga sa kanila yun. Ano po ba yun? Magko-consult pa ba kami sa DSM? Magbabasa pa po ba ako ng theory sa personal? Magbasa tayo. Kasi yun ay knowledge sa atin na para hindi tayo maging bias sa kanila. Lagi natin silang kinokondem. Pero when it comes to solutions, hindi ko po gagamitin yun. I will subscribe to what the scriptures reveal and commanded to do. Yan po. Follow-up lang, sir. Paano po pag halimbawa, simple anxiety lang? Di ba may mga techniques po na tinuturo? Anxiety disorders? Pag anxiety, di ba parang na-out of focus or parang hindi na bibigyan pansin yung mga senses. So parang may technique na kailangan pag-anayin yung senses, ganyan. So pwede din po ba yung nagamitin pag i-advise mo? Ah, okay. So, familiar po ako dun sa anxiety disorders, post-traumatic stress disorder. Halimbawa po, no, hindi natin alam na ganun yung kanyang kalagayan. Halimbawa may ganun. Isa sa mga sintomas na anxiety, ano? Uy, bakit ka nagulat agad? Takot ka sa ganun? Bakit? Ang mangyayari, sabihin nila, ay, kasi may anxiety disorder ako. Ngayon, it begs the question, why did you do that? Ngayon kasi, nag-appeal sila sa technical term na mas authoritative kaysa doon sa paniliwanag mo lang na, bakit ka nataranta agad? Ngayon, sinagot lang noon yung tanong na hindi naman niya talaga nasagot. Like ADHD din, kung pabalik tayo. So, bakit hindi siya makapag-focus? Kasi, ay, sasagutin nung halimbawa nanay, magde-defend sa bata, ay kasi may ADHD yan. Ngayon, it begs the question, why did he do that? O ngayon, ano nangyayari? It will be a license to them na sasabihin nila, may disorder ako at wala akong responsibility doon. So, yun nga po. Yun po iniwasan natin. Kaya, ang position po natin doon, we can study them. Oh, may mga desensitization, di ba? Halimbawa, takot ka sa ahas. Pag sinabing ahas, kailangan, ano, hindi ka matakot. Kahit ahas lang, ah. Di ba? Tapos may progress yun, di ba? Magpapakita ka ng picture, lalakihan mo yung picture, tapos yung pinakahuling ano, level, may real snake na rito. Ah, di ako takot. Hindi. Di ba? Ganun yun, desensitization process, di ba? May past life regression. May ganun. Pero yun nga, anong motibo bakit? So, they only treat observable behaviors by secular therapies na walang Diyos doon. So, we believe that the Bible is sufficient for all aspects of life and salvation. Yun nga, Bible is sufficient to life and salvation. Hindi to sufficient tong secular therapies na ito to save them from their sufferings. But we can use them as an informative tool for us to study them and to be more firm in our understanding of the Bible and its approach to counseling. Yung question mo sa number 2 and number 1 ng ganito biblical counseling, aminin ko na umulga ko dun sa extreme ng fundamentalism. Iniwala ako na sufficient yung scripture sa 2 Timothy 3:16. Paano natin ibabalance yung dalawa without
na hindi na mahulog sa secularism. Mabigay yun ang example na paano kung hindi nadidemonize yung secular psychology pero ginagamit ko yung biblical. Okay. So yung ano po doon, yung aking caution po doon, kasi yung psychology kasi ngayon, 'di ba, sa development po kasi nagkaroon ng ano ng motive ng secular humanism. So naka-focus na lang siya sa tao. Eh noon, mga Kristiyano, they understand human behavior because they want to glorify God. So ngayon, ang posisyon ko po doon para mabalanse, I will study psychology na para maiwasan yung extreme ng secularism, hindi ko po gagamitin yung kanilang presupposition na walang Diyos, na walang religion, na para sa tao yun. So I will use psychology to glorify God in understanding human behavior. Pero pagdating sa fundamentalism, yun nga, pertaining to life and salvation, pero yung mga manifestations ng behavior, when I say manifestations ng behavior, it is sin manifestations. Hindi lahat ay ano, ay kumbaga, ano ba to? Naipaliwanag ng hinimay sa scripture. So, iniwasan ko naman yung fundamentalism na doon lang tayo lagi titingin. Meron ding role ang ano, ang natural revelation, pati yung secular disciplines. Pero yun nga, it only explains na ano, sufficient ang scripture sa life and salvation, pero yun nga sa dahil yun, sa complement, resource, ayun, makatulong yung psychology sa akin. Halimbawa, kung sa DSM, ang sin manifestation ng isang depressed, ganito. Ganyan. Ganun po siya ituturo. So, hindi mo nadidemonize yung secular psychology sa sense na pwede na siyang pag-aralan. Pero when it comes sa solution, hindi mo pwedeng gamitin yung secular. Opo, hindi po gagamit ng ano. Secular psychotherapeutic techniques. Last question kasi. Sa mga unbeliever. Kung sagot mo kasi, we must not try counseling. Parang, di ba, sa depression kasi, parang hindi nga totoo yun. Kasi ang totoong problema ng tao is yung sin. Tapos sinasabi lang na disorder, para takpan yung kasalanan, pinapagaan. Pero, sa mga unbeliever kasi, parang as Christian, dumadating din naman talaga tayo sa pagkakataon na kailangan natin mag-counsel ng hindi naman believer. Tapos, may times na hindi mo may offer yung gospel. Kasi parang, dun sa sitwasyon niya na yun, hindi naman yun yung dapat na sana marinig niya. Pero, pwede pa rin naman tayong magbigay ng mga ano lang, yung mga temporal na solusyon. Although, yung totoong problema niya kasi, sin nga. Kaso, hindi nga siya believer. Wala, paano siya i-re-restore? Yung gano'n, na-confuse ako. Kasi, di ba, magka-counsel din naman talaga tayo sa unbelief. Oo. Salamat, Temi. Yun nga. May ibibigay po akong ano sa inyo. Isang news. Galing sa Rappler. Walang issue ng fake news, ha? Okay, sabi dito. Alam niyo po ba yung suicide hotline? Yung Hope Philippines? Sabi dito sa hotline, Hope Line, the national support hotline for depression and suicide prevention is being criticized online for alleged inaccessibility. Hindi rin siya ma-access. Business hours are closed. Sabi, wala naman siyang device na nakakapagpagaan ng loob. Tapos sabi dito, 12 lang daw ang nagre-respond doon. Tapos minsan, irritable pa. But according to the World Health Organization, more than 800 people die by suicide each year. A number that translates to one death every 40 seconds. The World Health Organization in 2012 also ranked the Philippines 150 out of 170 countries in terms of suicide
raters. The suicide rate in the country is 2.9 in the population of 100,000. Lower than the annual global age standardized suicide rate of 11.4. At nung ako po ay umattend ng seminar ng suicide, sa ratio ng lalaki at babae, sa isang babae, ay sa isang babaeng nag-iisip, ay hindi, sa isang lalaking nag-iisip na mag-suicide, ideation pa lang to, tatlo sa babae ang nag-iisip na mag-suicide. 1:3. Pero, pagdating naman daw sa attempt, baliktad naman. Sa tatlong lalaking nagsusuicide, isa sa babae ang nagsusuicide. Though, hindi ko alam kung outdated na ako, pero yun ang sinasabi nilang information. Now, nakita nyo ng reality ng suicide and depression. Ngayon, ayaw kong mag-touch ng topic ni Ivan, pero base doon sa sinabi niya, I will strive to give them Christian hope pa rin. And to say na hindi natin, we empathize with suffering and not with self-pity. Grabe siya. Oh, pero wala tayong ginawa. As 1 Peter shows, instead of the latter, a Christian must trust and obey even in the midst of true suffering. We empathize because we know the reality of suffering. Nga lang, makikita mo, kanina sinabi ko, di ba? May kita mo sa kanilang belief na kaya sila madepress sa sila't lahat, huwag na nilang tanggapin ang Christian perspective. At yun yung dapat nating i-battle. We battle against unbelief. Alam mo kaya ka depress? Kasi meron ka isang bagay na hindi tinatanggap. Pero yun nga, we don't underestimate depression. Ayun, payo natin siya. Alam mo, nung ako ay naging Kristiyano, yan, testimony. Your life testimony affects your counseling. Alam mo, nung naging Kristiyano ako, dati, nakapagsulat na ako ng suicide note, pero love letter pala siya. Pero yun nga, hindi ako sinagot ni Papi Love. Pero yun, yun nga, your testimony really affects. Pakita mo paano maging Kristiyano pagdating sa pagdurusa. At saka mo i-share na ito ang pag-asa ko kay Kristo. Alam mo, lalambot yung puso, no? Pero huwag tayong maging harsh na, uy, alam mo, ano kayo, no? Sinner kayo, no? Ang alat ni, no? Asin kayo, no? Salana, asinner kayo, no? Pero be the salt and light of the world. Otherwise, you're doing a sin. Yeah. Yun lang. Nasagot na ba kita? Nasagot ko na yung tanong mo. Thank you very much. At I hope na nakatulong ang aking lecture sa inyo. Magandang hapon. Yeah.